Ito na po ang nangyari na yun sa aking Pasko. Ito po ang aking Pasko. Talagang pinaghandahan ko ito, ang kaisa-isa kong recipe ng Pasko para sa akin, para sa aking anak. So, ang anak ko ay napaka-busy pang nagluluto sa kusina. Hindi ko na anak ko ng video, Diyos ko Lord. Nagluto yung anak ko ng ano, ng spare ribs. Nagluto siya ng pasta. Nagluto din siya ng ano, ng ham. Tapos, nagluto din si, may yung sister-in-law niyang ano, kasanggang dikit. Mga sanggang dikit naman ang anak ko, ang mga kamag-anak talaga doon. Ako talagang natatouch sa kanila. Yung kamag-anak ng aking daughter-in-law, lahat yun mga close friends nila, lalo na yung bunsong lalaki. At saka yung nag-aasaran sila nung kapatid ng asawa niya, yung babae. Yun nga, yung sinuot niya yung damit na mukha niya. Yun, tsaka ang nanay ni ng manugang ko, talagang love na love si Jeffrey. Kahit ang mga lola niya, mga lolo niya, lahat ng side ng daughter-in-law ko, talagang wala akong masabi, talagang thumbs up ako sa kanila. Talagang nakikita ko kung paano nila mahal ang anak ko. Napakasaya ko kasi parang anong ng kwento ko. Diyos ko, charot. Parang nagtitingkila ako, nagpapasalamat ako sa ano, sa 2023 at saka yung mga nakaraan pang taon. Alam niyo yun, yung simula nung maging ano, na maging ano, maging asawa niya yun si ano, si Kenzie, ano ba yan, Mirna. Nasaan ka na naman? Nawawala na naman ang iyong voiceover. Ayan na pala, nag-umpisa na pala akong kumain. Nagsayang ako ng white rice. Of course, mas gusto ko talaga ang white rice kaysa sa sinangag. Pero ang anak ko gusto niya ng sinangag. Alam mo, ginawa ng anak ko, wala lang siyang ginawa kundi yan. Nagpapak na nagpapak. Habang siya ay nagluluto, hindi na siya nakaupo. Kasi nga, na tinanghali na sila ng gising. Natatawa ka ako sa kanila. Natatawa talaga ako sa kanila. So, wala naman ako masyadong kikwento sa video na ito, kundi kumain lang ako dito ng kaunti. Alam mo yung matanda na. Iba na talaga pag matanda na. Alam mo yung dati na uubos ko yung kinakain. Yung nakalagay na sa plato ng kanin na yan, kala ninyo na uubos ko yan. Mukha akong matakaw sa ano sa video kasi lagi akong kumakain. Pero sa totoo lang, hirap na akong kung ano ngayon, makaubos na ngayon. Yung isang slice ng lechon na yan, hindi ko man naubos. Yung isang slice yan, iniwa-iwa ko, hindi ko man naubos. Ano lang, halos kalahati, pati kanin kalahati lang. Yung parang nakikrave ka lang talaga. Tapos pag andyan na, hindi mo na talaga makain. Kaya ang hirap talaga mag-crave kasi ang layo pa ng pinupuntahan namin, Diyos ko Lord. Isang oras ang biyahe papunta at isang oras pabalik para lang pang mag-crave ka ng lechon o mag-crave ka ng bibingka o ng kalamay o ng biko. Tapos ang kakainin ko lang isang slice. Ganun ba ang nangyayari? Kaya wala bang kapitbahay na malapit-lapit dito na nanawagan ako? Kung may mga kapitbahay ako malapit-lapit dito, kung nagluluto kayo ng mga Pilipino po at mga kakanin, PMA is the key. Diyos ko, napaka-public ko ng tao, kaya ako yung nananawagan. Kung sino man, parang gusto ko na mag-order online kasi pero panag-order ka naman kasi online. Kailangan mong may estimated talaga. Estimated price. Hindi ka naman pwede mag-order ng isang hiwa, $5 yun lang orderin mo kasi i-mail pa nila 'yon. Kasi meron naman ditong mga, meron ako nakita sa online na meron naman nagluluto, kaya lang medyo party dito ng US, kaya lang it will take 3 days. Baka naman pagdating dito ay panis na. 'Di ba? Ang hirap din mag-order ng ano, ng ganyang kalayo. So ayun na nga ang nangyari. Ganito ang kwento ko sa inyo, no? Kasi 'di ba, si Santa Claus yung mga 'yan. Santa Claus yung mga 'yan. Aba, nagising alas 4 na. Nagsalang kasi ako ng lechon alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O di 6 hours kong niluto. Tapos ang preparation niyan, 1 hour. Tapos ang biyahe niyan, 2 hours. O ilan oras na. 6, 7, 8, 9 hours kong binuno yung lechon na yan. So ang nangyari, pag-gising ko habang sinasalang ko yung lechon. Kasi overnight naman nakababad yan. Talagang super, super, super sarap pag overnight nakababad. At saka ang lambot ng meat kasi niluto ko siya talaga ng napakahinas sa 300. Jesus Maria, nabitin ako magkwento, matatapos na pala tong video ko. Nasa 4 minutes na pala ako. Thank you guys for watching. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. And thank you.